بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sa mga nakaraang araw ating natalakay ang ilan sa mga virtue o kahalagahan ng pag-aaral ng Tauhid. At meron tayong ilan sa mga nabanggit hinggil dito. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy natin ang paksang ito. Katulad ng sinabi natin, meron tayong mga 15 na nakasulat o nakalaan dito nating inihanda. Tayo ay huminto doon sa pang-anim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ng kahulugan, sila na mga mananampalataya, sila na mga mukmin na hindi kailanman nila nahaluan ng kanilang pananampalataya ng shirk, sila ay mapapasa sa kanila ang tinatawag na al-aman o peace of mind. Magkakaroon sila ng peace of mind, magkakaroon sila ng kapayapaan, magkakaroon sila ng katiwasayan, pamumuhay dito sa mundo, sabi ng mga scholar, at higit sa lahat sa kabilang buhay. Wahong munta doon, at sila ay sinasaksiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay nasa tamang landas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangpito sa mga fadail ng tauhid ay ito ang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit ipinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala o ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga propeta sa ibabaw ng mundo. Sa madaling salita, ito ang dahilan kung bakit nandirito ang mga propeta sa bawat umma, sa kanilang mga umma, sa bawat henerasyon ng kanilang panahon. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala maliwanag sa kanyang maluwalhatid Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kailanman namin ipinadala ng mga nauna sa iyo, Muhammad, mula sa mga sugo, maliban na lamang kami ay nagpapadala sa kanila ng revelasyon na nagsasabing La ilaha illa ana fa'budun. Walang Diyos na may karapat dapat sambahin, maliban ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, at sambahin niyo ako. Maliwanag sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse na ito, na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iisa lamang ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga propeta. Ano ang dahilan ito? Upang sila ay manumbalik, upang sila ay kumilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang verse, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinapadala namin sa bawat umma ang sugo. Bakit? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, upang sila ay manumbalik sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, at iwanan nila ang mga tinatawag na tawag. So, isa lamang po ang mensahe ng mga propeta, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at iwanan ang tinatawag na tagot. Yan ay mula pa sa panahon ni Adam, ni Noah, ni Abraham, ni Ismail, ni Ishaq, at sa lahat ng mga propeta
hanggang sa pinakakahuli-huli ang propeta natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang mensahe? Iisa lamang, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pangsiyam ay pinangangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta na sino man ang mamatay, sino man ang abutan ng kamatayan na siya ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para mapapa sa kanya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng inulat ni Ibn Samit, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhan min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu allah jannata ala ma kana min al amal. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang sumaksi ng shahada, yung la ilaha illallah, walang Diyos na may karapat dapat sambahin liban ng Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, la sharika la, wala siya katambal dito, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, at ang si Muhammad ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, wa anna Isa abdullah, at ang katotohanan si Isa ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at siya rin na Isa alayhi salam o si Jesus ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagmumula sa kanya na dala-dala ni Jibril kay Mary, wal jannatu haq, at ang paraiso ay katotohanan, wal naru haq, at ang impyerno ay katotohanan, adkhalahu Allahul Jannah, papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, ala ma kana min al-amal. Depende sa kung ano ang kanyang nagawang mga amal. Pang-sampu mga kapatid sa pananampalatayang Islam, annahu a'azamu hasana. Ito ang pinakadakilang amal, mabuting gawa, hasana, na may isasagawa ng isang tao. At ito sa kabilang buhay, ay alam naman natin na sa kabilang buhay, ang lahat ng ating mga gawa ay huhusgahan at ilalagay sa, ito'y magkakaroon tayo na tinatawag na pagtitimbang. Tinitimbang ang ating mga amal doon. Kumbaga ay alin sa ating mga nagawa ang mas nakakarami at mas malaki, kabutihan ba o yung kasamaan. Sa araw ng paghuhukom, ayon sa hadith, mayroong hasana na nagawa ang isang tao. At yun tinatawag na tawhid. Ilalagay ang shahadatayn, yung kalimat tayyiba, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, yung kanyang bitaka, yung kanyang card, doon sa kabila, at yung sa kabilang panig naman ay ang kanyang mga gawa, dahil siya meron siyang tawhid, meron siyang bitaka na ito, meron siyang card na nang nakasulat ay la ilaha illallah, mananaig ang kanyang bitaka o card na may nakasulat na la ilaha illallah. Panglabing isa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito rin ang mga kapagligtas sa kanya mula sa impyerno. Ito ay mula sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam sami'a muadhinan yaqul. Si Anas bin Malik, kanyang inulat na katotohanan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay meron siyang narinig na muadhin, yung tumatawag na adhan, na nagsasabi, ashhadu la ilaha illallah, ashhadu la ilaha illallah. At sinabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kharajta minan nar, dahil diyan nakaligtas ka mula sa impyerno, nakaligtas ka mula sa impyerno. Panglabing dalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, annahu yukaffiru dhunub,
itong pag-aaral na pagka na unawaan natin ng gusto ang tawhid, ito ang magiging dahilan upang mapawala ang ating kasalanan. Mabubura niya lahat ng ating mga kasalanan. Sino man ang magkakaroon ng tawhid kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabubura ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ayon sa hadith, man laqini bi qurabil ardi khati'a la yushrik bihi shay'a laqitu bi mithliha maghfira. Sino man ang dumating sa aking harapan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, na kahit mapuno man ang kanyang mundo o ang mundo ito na kasalanan, at subalit wala siyang pagtatambal sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kursi na ito, laqitu bimithliha maghfira, papalitan sa kanya nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Ibig sabihin, kahit gaan man kalaki ang kanyang kasalanan at darating siya sa araw ng paghukom na mapuno man ang kanyang mapuno man ang mundong ito ng kanyang kasalanan, subalit hindi siya nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan din sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasing laki, kasing katulad nito na kapatawaran mula sa kanya. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, napakarami pang mga ibang mga fadail ng tawhid. Subalit, dahil sa kakulangan ng ating oras, at inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy natin ang ating mga talakayan. At mga kapatid, ito nga pala inyong kapatid sa Islam, si Al-Akh Ali Yaqub Yusuf, ang inyong lingkod, hanggang sa muli natin pagkikita. وآخر دعوانا عن الحمد لله.